So what's up mga kapinta? So yon, nandito na ako sa aming bahay. So straight time kami kanina sa aming work, no? So nag-start kami ng 7:30 at nag-out kami ng 3:30. So straight time kami, kaya ayan, maaga pa tayo nakauwi. So bibigyan ko lang pala ng tips yung mga wala pa pong idea sa pagpipintura. So hindi po to para sa mga marunong na at magagaling na, ha? Ito po ay para po sa mga nagsisimula pa lang o gusto lang po makakuha ng idea patungkol sa pagpipintura. So start po muna tayo sa ganito po. Ang tawag po dito ay basal. Basal. So may dalawang klase ng basal. Meron pong yung makinis, meron naman pong rough. Ito po yung tinatawag na rough. So ang proseso po kapag rough, ganito po yung rough po, hindi po siya finish. Ang ipapahid po natin dito ay skim coat. Yan po yung dapat natin gamitin. Skim coat po. At kung gagamit po tayo ng skim coat, huwag na huwag po tayo gagamit ng mga local na skim coat. Bagkus ang gamitin po natin ay yung mga talagang may brand, kagaya ng ABC na skim coat. Yan po yung magandang ipampahid kasi hindi po yan nababakbak or hindi po yan nagpupulbos. Kasi yung mga local, pag hinipo mo lang, nagpupulbos. Pangit po yung ganong skim coat. At syempre, kapag na skim coat na po natin to, pwedeng dalawa or tatlong mano. Depende po yan sa nagpapahid. So, after po natin may skim coat, lilihahin naman po natin siya. At pagtapos po natin siya lihahin, papagpagan po natin siya. Gamit po yung walis tambo or pwede rin pong pagulungan po natin siya ng roller na basa. Para po yung alikabok niya po, mawala po. Hindi po siya mag-chicharon. Siyempre, pagkatapos po nun, ipaprimer po natin siya ng flat latex. So, depende po yan kung ano po yung ginagamit ninyo sa inyong bahay. Pero kung wala naman po tayong budget, flat latex lang. At kung naghahanap tayo ng quality, siyempre, Boysen o kaya Davis. Yan po yung mga gandang klase. Pero kung low budget naman po tayo, meron po tayong mabibili ng mga mamurahing pintura lang. Pero wala po yung brand. At syempre, pagkatapos po natin siyang i-primer, doon na po natin siya i-top coat. No? Depende po sa kulay na gusto ninyo or depende po sa pintura. So, semi-gloss na latex po ang gagamitin natin. Depende po yan kung ano po yung gusto nyong kulay. Nakadepende po yan sa inyo kung ano po yung gusto nyong kulay. So, para sa akin, kapag magpapakulay tayo ng bahay, dapat mga beige lang yung kulay, mga light lang po. Kasi yun po yung magandang kulay. Pangit po yung masyadong makulay, masakit po sa mata yun. So, kagaya nito, pag nagkapera ako, mamasilyahan ko to at pipinturahan. Kapag nagkapera na. Kapag kumikita na tayo dito sa pagbablog natin sa ating Facebook page, no? Kaya, follow nyo yung page ko, huwag nyo kalimutan, no? Bibigyan ko kayo ng mga tips patungkol sa pagpipintura. So, maraming klase ng pintura, iba-iba. Pero ito lang muna yung ibibigay natin sa inyong tips, no? Disclaimer lang, ha? Hindi ito para sa mga galing at mga veterans na mga pintor, no? Ito ay para sa mga baguhan lang at naghahanap at o gustong matuto sa pagpipintura. So, ito lang ang ating video sa araw na ito, mga kapatid at mga kapinta. So, God bless po.